para sa ating info, plus malalaman natin ang mga nagawa at mga proyekto ng Quezon City Police District kasama ng kanilang chief na si Police Chief Superintendent Richard Albano. Good morning. Good morning, General Albano. Good morning, ma'am, tsaka tagapaginig dito sa TV4. And of course, ang saya-saya po namin ng Good Morning Boss. Maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa amin this morning. At this is actually our first time. So, General, ngayon naman kwentuhan natin yung mga viewers natin. No? Saan po ba kilala ang QCPD? Tawag nila nung dumati ako dito, Quezon City's Pride. Wow! Dito yung nasosolve natin ang krimen. Hindi tumatagal lang isang linggo. Nasolve natin sa tulong ng mga mamamayan. Sandali lang ang kaso dito. So, General, ano naman yung mga lalaking kaso na na-accomplish niyo or yung mga operations na talagang mapagmamalaki natin? Number one, yung nangyari na dermatology na doktor, pinatay ng lover niya. Doktor na lalaki yun. Tapos pinatay niya. Sa tulong ng mamayan, nahuli. 2 days. Nasolve yun. Yes. Wow. Sumunod na naman yung Makunakon mayor ng Isabela. Dito sa nailatag na mga patrols natin, in 30 minutes, nahuli yung suspect. One after the other. In 5 days, all accounted for yung lahat na suspects. So, General, what do you think po yung pinaka, siguro sabihin na natin, secret or yung key para magawa nyo po or ma-accomplish nyo ng successfully itong mga ginagawa nyo, mga investigations sa inyong mga kaso at nagiging successful siya? Nandun yung expertise ng mga investigador sa SIDO, tulong-tulong mga pulis. Pero alam mo ang malaking factor dito, yung tulong ng mamayan. Alam mo yung isang suspect natin na pinaka-prime sa loob ng Colliat. Sabi nila, pag pumasok daw doon ng mga suspect, hindi mo na makikita. Pero ang nagtip doon, mga tao na nandun sa loob. In other words, naihikayat natin ang mamayan na tumulong. So parang more of talaga, Carla, ang isang proyekto or programa, hindi talaga magiging successful kung walang kooperasyon or participation ng, of course, ng mga mamamayan. So kailangan talaga magtulong-tulong talaga tayo. Yes, exactly. And of course, very impressive. Napaka-efficient talaga ng QCPD. So ano na po ba yung mga awards or mga medalya na natanggap? Ang QCPD kasi known sa laging best district of the year. Unfortunately, this year, tinanggal na yung ng award na yon. Siguro nakikita nila mananalo ulit yung QCPD. At anyway, joking aside, binago na nila ngayon yung category. Baka magtataka ka, by this year hindi natin makuha yung best district kasi naiba na. Bale, yung programa ng pambansang pulisya ngayon, meron na yung nasolve mo na sensational cases, arrest of wanted person. Iba na ngayon yung category. So ganun katagal na po kayo na pangalan na best. Ilang years na sunod-sunod? Pagkakalam ko, matagal na. Basta lagi ang Quezon City's Pride, laging best district. Siguro hindi lang 4 na taon na sunod-sunod, 5. Then nakukwalat yung mga directorate, yung mga best in PCR, best in investigation. Siguro dahil sa tulong ng mamayan, saka sa City Hall. Kaya magagaling yung mga training ng pulis natin. Well, yan nga, nasabi nyo, best district. Speaking of best, of course, di naman magiging best district yan kung hindi naman best yung mismo mga tao sa loob. So ngayon, nagkakaroon tayo ng, actually, punong-puno ng mga sasakyan ito dito po sa loob ng QCPD area. Ano po ito? I'm pretty sure ito po yung parang ano nyo, no, monthly inspection. Pero ano po, I'm sure parte rin po ito nung training na ibinibigay natin doon sa mga tao natin. Paano po yung mga training nila? Paano nyo po sila tinitrain? Nagsiseminar po ba sila or workshop? Ano po yung ginagawa nila? Ito naman kasi programa ng PNP ito. Yung in line with the code B. Yung sa tao, yung competence nila, andun yung training nila, plus yung capabilities ng kanibaba ng QCPD. Kaya kung may nakikita mo itong mga patrols natin, ini-inspect natin yung tao, ini-inspect din yung mga patrol vehicle. Tinitingnan natin, inaalagaan ba ito? Nakakapag-responde ba ito? Pang-display lang ba ito? Saan na itong mga sasakyan na to? Kasi nakakaya naman, ganong kalaki ang suporta ng City Council, and yet,
hindi mo naman tinitignan. Kasi lalo-lalo na ngayon, meron tayong request na another mobile patrols. Bibigyan naman ng City Council kay si Mayor Herbert Bautista. Request tayo ng 100, baka ibibigay niya ulit. Kaya bago natin i-request na i-follow up, tignan natin muna yung mga binigay niya dati. And of course, hindi rin mawawala yung mga challenges. And isa sa malalaking challenge rin, yung pagtingin ng mga tao na walang ginagawa yung polis. So parang hindi nawawala yung stigma na ito. Ano yung ginagawa ng QCPD para talagang ma-prove na mali yung mga tao na meron talagang nagagawa ang kapulisan para matulungan ang mga kababayan natin? Meron yung programa, yung PGS, yung Performance Governance System. Ito yung i-check, alam nung bawat miyembro ng polis kung ano yung trabaho niya. Pagkatapos may scorecard yun, meron din inspector. So wala yung multitasking. Inaayos natin ngayon, pinoprofessionalize na bawat isang polis, specific, alam niya ang gagawin. Ang kailangan namin natin kasi, ibigay mo yung instruction ng 1%, 99% yung supervision. Mararamdaman mo ito kasi makikita mo yung tulong ng mamayan. Bago tutulong yung mamayan, you should be credible. If you are not credible, siyempre hindi sila natitiwala sa'yo. O dito sa Quezon City, tumutulong ang mamayan. Kaya siguro, nakikita nila na maayos yung pulis dito. Credible ang PNP. Kaya tumutulong na sila. So General, paano naman po nakakatulong sa inyo yung code P na tinatawag? Ito po yung competence, organization, discipline, excellence, and professionalism. Malaki kasi meron kang guide na simple. Tulad ng dati kasi, maraming medyo hindi masyadong maintindihan pag ibababa mo sa stations, sa substation. Itong code P na to, simple, doable, kaya kaagad na gawin. Competence, ito yung training. Organizational development, kung matatanda mo, we have 12 police station. Naglalagay tayo ng maraming patrols. Beat patrol, pero doon pa rin yung krimen, di ba? So gagalawin mo ngayon itong yung mga police station. Titignan mo itong organizational development, kung anong dapat. So re-recommend natin from 12 station, magdadagdag pa tayo ng dalawa to make it 14. Ganun pa rin yung tao, pero kukunti yung babantayan. Yan yung doon sa O. Doon naman sa discipline, eto ngayon, alam mo naman yung PNP, yung NCRP, meron ng Twitter, meron ng Facebook. Lahat katulong kayo sa pagdisiplina ng pulis. Iisa lang yung PNP nyo. Pag hindi tulungan ito, wala na kayong mapupuntahan. Kaya tulungan nyo to correct, lalo-lalo itong kunti lang ng mga bad egg. Then yung excellence, ito na yung pinakikinis natin ito. Nandito yung mga training. Tapos overall, kaya dash yung professionalism. Sana nga, may pa-professionals ng buong PNP na to, hindi lang sa amin. Malaking tulong nyo. Alam mo naman itong pulis na to, kaya nagsiservice at yung salary namin nagagaling sa binabayad nyo na tax, dapat bayaran din namin ng magandang servisyo. Engineer, pag-usapan naman natin yung deployment ninyo. Paano ba yung paraan ng pag-deploy ng mga teams or saan ba yung mga lugar and gaano karami per station? Depende ito. Kaya meron tayong statistics para nakikita kung saan mo yung crime occurrence, kung saan mo ilalagay. Tapos pinag-aaralan ng every commander ito, yung foresight. Okay, linalagay mo dito. Baka naman lilipat yung mga holdupper, mga criminal dito. So, ang deployment, walang standard. It is the call of the commander. According dun sa pag-aaral niya, saan yung commission ng crime at saka would be. Actually, General, naisip ko rin, no? That's why we really encourage everyone to be active sa mga social media na mag-report sila ng mga krimen, ganyan. Kasi magiging batayan din ito ng, I guess, ng QCPD at ng yung mga tao kung saan magde-deploy, kung saan marami area yung mga may krimen. So, I guess, dapat makipagtulungan talaga tayo dahil siguro hindi magiging nga yung mga investigation kung wala rin yung mga tao. Pero, sir, usually, ano yung dito sa Quezon City area, ano yung pinaka, sa tingin nyo, yung pinaka malaking or issue or kaso na laging nare-report po sa inyo? Dito sa Along EDSA, ito sa Aurora Boulevard at saka yung E. Rodriguez.
Ito yung marami. Nandito yung kine-clear ngayon ng natin with the Quezon City government. Andito yung bangketa, andito yung mga sidewalk vendor. Kasi dyan yung puntahan ng mga snatcher. Tapos, karamihan dyan ang ginagamit yung mga minors. Alam mo naman, pag minors, di mo makasuhan, dadali mo si DSW. Pero, hindi naman ito ang dahilan. So, ngayon, nakatutok tayo dito to clear this area. In fact, na-identify ito ng PNP. Naglagay na tayo dito ng maraming police presence, hindi police visibility. Makikita mo lang kasi yung police visibility, yung presence, mararamdaman mo. So, meron tayong plain clothes, meron tayong mga uniform, meron tayong mga collapsible na mga parang nandun kung saan yung mga police, plus yung mga bus marshal natin. Sir, ako gusto ko lang talaga malaman, ano pong ginagawa niyo dun sa mga criminal na nagagawa po ng fake uniform ng PNP? Ano pong action na ginagawa natin dito? Kasi I believe yung nahuli po natin na pumatay nga dito sa mayor ng yung sinasabi niyo po kanina ay meron siyang fake uniform na na-confiscate. Meron naman ano dyan, meron naman na batas para dyan. In fact, alam mo ba, lately nahuli natin yung nagpapanggap na police dito sa C5. Biro mo, ginagamit nila yung Quezon City Sprite. Ha? Ito, dating mga traffic enforcer, nahuli natin ito sa tulong ng mamayan. Re-report nila sa atin. Sinita pa yung police nung nagpunta doon. Matagal na nilang ginagawa. Meron ito, tingnan mo ngayon, itong mga nahuli na to, ito nagpapanggap ng police. Kaya nasisira ang imahen ng police. Ito, they are not a police. Nung nahuli natin, fake yung gamit nila, may boots pa sila. Meron pang paniket na fake. Then kung may ano ka, may violation ka, peperahan ka. Usurpation of authority na kaso sa kanila. Then dito mo makikita na sinisira rin nila imahe ng police pero hindi police. At mabanggit ko yung corruption. Two-way kasi yung corruption eh. Isang humihingi, isang nagbibigay. Kung bakit ka naman kasi kung mahuli ka, nagbabayad ka naman. Eh kahit may humihingi, kung hindi ka nagbabayad, walang korupsyon. Kaya, again, kailangan ng ano to, kooperasyon din ang mamayan. So, yun talaga yung dinidian natin, yung cooperation between the police and the people. And of course, ngayon na ma-maximize na rin natin yung social media at yung mga cellphones natin. Sinasabi ng QCPD is just a text away. Sa anong situation po pwede gamitin ng mga mamayan ito? Alam mo, sa Kabuuan, meron tayong lagi natin sinasabi ko yung dial 117. Napaka-epektibo nito. Ito yung ginagamit nila. Sandali lang to. Yung PNP text to. Actually, na-try ko na yung 117. Mabilis din sila talaga mag-respond. Pero ang nangyari lang sa akin, na-flat lang ako noon. Tumulong pa rin sila sa akin. So, nakakatuwa. Maganda naman yung ano ba? Yung nabanggit mo. Tapos, tiresting mo na pala. Then, nag-ulusad ng PNP at saka yung region ng Twitter, Facebook, by next week, maglulusad din ng QCPD. Iyan, lahat ng mga commanders meron tayo niyan. So, mas mabilis na ngayon. Mas mabilis na rin ma-check yung mga pulis natin kung may ginagawang maayos o hindi. Kaya malaking bagay ito. So wala nang rason siguro yung mga viewers natin para hindi makapag-report ng mabilis dahil ang dami-daming available through social media. Nandiyan ang Facebook, Twitter, siguro kahit Instagram, pwede na nila rin yan gamitin. Pero dun sa mga wala namang sigurong internet or computer sa kanilang bahay, maaari po kayong tumawag sa 117. Napakadaling tandaan, tatlong numero lang. And nakakatuwa na talagang lahat ng situations kasi yun nga yung experience. Oh, actually, mabilis sila mag-respond. So nakakatuwa. Sa fourth ako nun na plat. So anyway, sa fourth pa. So mabilis sila mag-respond eh. So anyway, General, do you have any last message to our viewers? Number one, maraming salamat. Lilipat nyo yung studio nyo from TV4, dinagyan nyo dito sa Karigal. Second, I really thank the citizenry of Quezon City. Talagang they are really a tandem with police. At tandaan nyo, isa lang yung police nyo, isa yung PNP nyo. Suportahan nyo, tulungan natin. Then, yung City Council, maraming salamat kay Mayor Herbert Bautista. At inaasahan nyo ang PNP dito sa Quezon City's Pride
in line with the code P of the Chief PNP Police Director General Alan Purisima and our Regional Director Police Chief Superintendent Marcelo Garbo Jr. at ang ating SILG dito nakatira sa Quezon City, si Secretary Marroas, na laging nakatutok, lalo-lalo na dito sa Quezon City, Kabuan. Maraming salamat. Tatandaan nyo, dito rin nakatira si Speaker Belmonte. Kaya tignan mo yung responsibilidad natin ang ginagawa. Pero ito yung nakakatulong, nagmo-motivate at nagbibigay ng inspirasyon. At higit sa lahat kayo, our friends in media, the best partner of the PNP. Wow, again, mula po sa People's Television and Good Morning Boss, congratulations at good luck po sa lahat ng projects and programs. Yun naway, maging inspirasyon po kayo sa lahat. At yun nga, Carla, magtulungan tayo para subuin ang krimen. At para, syempre, maging maunlad. And of course, gusto rin natin magpasalamat kasi napaka-welcome talaga natin. Bongga-bongga ang ano natin, di ba? Ang opening! Again, we felt so special talaga, di ba? Of course, thank you so much. Natuwa sa Police Chief Superintendent Richard Albano, District Director ng QCPD. Maraming salamat po. And of course, Carla, ako, tuloy-tuloy pa rin ang mga diskusyon natin dito tungkol sa mga programa at achievements nga ng QCPD sa pagbabalik lang ng Good Morning Boss.